Pega a muleta aí, ó. Aqui que você não tem que malapit na ba tayo? Oo, dila sa kabila nito yung kulot. Ngayon pang malapit na tayo sa ating bayan, saka ka pa malulungkot? Magpahiyak mo na rito! Marahil ay hindi na tayo magpapahinga. Magmula nang tumakas tayo sa bataan, ay hindi na napalagay ang aking isip. Sinapit na kasawian ng ating upo, ay halos hindi ko mapaniwalaan. Hindi maamin ang ating damdamin ang sumugo sa mga hapon. Lahat tayo ay nagpakasakit at nagdanas ng di ko konting hirap sa larangan ng tigmaan. Nasaksihan natin ang kahambal-hambal na kamatayang sinapit ng ating mga kasamahan. Tayong naririto ngayon ay mayroon pang buhay. Tawa ng Diyos. Sa ganang akin ay maring higit pang mapapalad ang mga nasawi kaysa sa atin. Sapagkat sa mga sandaling ito, ay wala na tayong kalayaan. Maging ang kalayaang magbalik tayo sa ating mga tahanan. Maliban sa ibukot tayo sa kapangyarihan ng mga hapon, ang ibig ba sabihin ay hindi na tayo uuwi? At saan naman tayo pupunta? Hindi ko sinabing hindi tayo uuwi. Labis na nagigimagsik ang aking damdamin. Kung kaya't nagtatalo ang aking kalooban sa nararapat kong gawin sa mga sandaling ito. Hindi ko yata matitiis ang ginagawang kalapastangan ng mga hapon. Gerardo! Ang sigarilyo natin! Iisa-isa na lamang ang sigarilyo natin eh. Napahamak pa. Sumabog na. Ang palapagin nakikit ka. Katumbas ng sigarilyong ito ay ginto. Gaya nga nang itinanong mo, paano natin ito maiitip ngayon? Wag! Huwag may tabon! Kagigiginon! Basta mga kamay! Hindi! Wag! Wait! Kiko! Wala. Dapat mo kami. Kanina ko pa kayo minamatsagan eh. Anong ginagawa niyo rito? At ikaw? Anong ginagawa mo rito? At may dala ka pang rifle. Bakit? Umabot mo dito ang labanan? Ang isasagot ko sa inyo ay ito. Ano ko ba katupunera? Ito ang kontak ng pangkat namin, Guerrilla. Guerrilla? Oo, oh, bakit? Hindi niyo ba alam? Magmula nung tumakas kami sa Bataan, ay sumapi na ako sa pangkat nila. Meron na pang Guerrilla ngayon? Sila ilan sa mga kasamahan ko. Eh, saan naman ang lakad nyo? Pauwi na kami sa amin, sa San Jose del Monte. Anong gagawin niyo doon? Ibig niyo pa bang mahuli kayo ng mga hapon? Uy, mga takas, buti pa sumama na kayo sa amin. Hindi na kami uwi sa San Jose? Para ano pa? Madali na ang uwi. Mabuti pa, sumama na kayo sa akin ngayon. Ano? Ewan ko sa kanila. Ako ay sasama sa'yo. Sasama na rin ako. Di lalo na ako. Eh, bakit tayo na? Tila malubata ang sugat mo, Karyas. Hindi naman. Ginagamit ko ni Gerardo eh. Asya nga pala. Doktor nga pala si Gerardo. Hindi pa naman. First year lamang ako nang matigil ako ng pag-aaral. Pareho na rin yun. Doktor ko na rin. Tayo na. Siya si Hercules. Siya si Ulo. Dito sa baryong ito, papasok sa bundok, ay hindi nagpapatrol yung mga hapon. Dadapuat, ang ating mga spiya sa mga pook na yan ay pang mga nahuli ng mga hapon. Ang isa sa mga nahuli ay si Kiko. Pinaramdam ko ng labis. Si Kiko ay napakabait na bata. Kung wala nagsuklong sa mga hapon, sila hindi mahuhuli. Totoo ang sinabi mo, Karyas. Ngunit sino? Kapten, marami pong kolaborator sa Rosie.
Katama si Nisaradio na istandang Ingo. Kilala mo siya marahil din yun, eh. Oo, kilala ko siya. Siya ngayon ang pinuno na sandalista. Dapat siya ligpit, Kapitan. Kaya namin siyang dugutin. Hindi sa ganyang paraan. Sabagay, ang maging kawawa ay ang kanyang kaisa-isa anak na dalaga. Uras matipok siya ng gusto. Ano bang kawawa? Ligpit natin sila kapwa. Iwanan muna ninyo kami ni Garcia. Ang mabuti natin gawin. Anong may papasya mo? Saka na akin ay ang kailangan ngipin sa ngipin. Ngipin sa ngipin? Ang ibig kong sabihin, ay sugalan natin siya sa kanyang para. Kung kaibigan siya ng mga hapon, bakit hindi rin natin siya kaibigan? Kung paano siya nakatutulong sa mga hapon? Ay sa ganyan din paraan makatutulong siya sa atin. Ay, Lily, tumoko. Paano mo magagawang tumulong sa atin ang matandang yon na isang sagdalista? Kapten, tandangin ko ay meron daw anak mo talaga. Ang babaeng yun ang ating kakasangkapan. Siyang gagawin natin tulay sa lahat ng bagay na nais nating malaman sa kanyang ama. Madalit sabi, ang karupukan ng puso ng babae ang siyang ating sasamantalahin. Mainam na balak. Ah, Gerardo, kilala ka ba ng matandang yun? O ng kanyang anak? Marahil ay hindi. Sa Manila ko halos lumaki. Lalong mabuti. Sapagkat ikaw, ang baby kong gumanap sa balak mong niya. Captain, hindi sa ako ay tumututol. Ngunit, bakit ako pa naman ang napili mo? Unay, ikaw ay taga-sunsay. Hindi magiging kahina-hinala ang mauwi ka muli doon. Pangalaway, taglay mo mga katangian, makaakit sa uwi ka mo ay marpok na puso ng babae. Tatlo ikaw, Piniente. Ang higit na mapagkakatiwalaan ko. Ang napasubo yata ako ng gusto ah. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi siya natatakot. Ang inaalala ko lamang eh, baka bungi at bulutong ka pang kanyang anak. Eh no, hindi naman siya talagang hangat mo. Biro ko lamang yan, Captain. All right, Lieutenant. Hinahangat kong tagumpay mo. Hindi sa pag-ibig. Sa iyong misyon. Gerardo, salamat ka. Magkikita pa tayo muli. Lago ka magtungo sa San Jose del Monte. Yan na si Gerardo na anak ni Kapitang Higo sa Bayan-Bayanan. Ah, yun ba? Bubuli lang pala eh. Bubuli? Hey, bakit? Bitiwan mo ang anak ko. Napatangan ka ng lalaki ka, ha? Hindi, Tay. Tinulungan pa nga niya ako. Eh, may ahas po doon eh. Ahas? Saan naroon? Hindi po ahas. Bubuli lamang eh. Ang akala ko ba'y kung ano nang ginagawa mo sa aking anak eh. Ipagpaumanyong mo sana ang aking pagkabigla. Wala po kayang dapat alahan eh, Manginggo. Nakikilala mo pala ako. Opo.
Ako ay si Gerardo Garcia, anak ni Kapitan Kiko sa bayan-bayanan. At ikaw palang anak ni Kikong Pilay. Ikaw ba yung nag-aaral ng pagdoktor? Opo. E doktor ka na ba ngayon? Hindi pa po. Natigil kang aking pag-aaral dahil sa kaguluhang likha nitong digmaan. Tayo na, Juan. Gerardo po. Dito ko na mag-almusal sa bahay. Salamat po. Nakatapos na po. Pumanik muna kayo sa amin kung ayaw maninyang kumain. Siya nga naman. Saan na kayo? Ba, Gerardo. Good night, Kap. Mabuti naman. Ano, bihag mo na bang marupog na puso ng taga-sangse? Malalalim bang pulutong sa ilong? Hindi ko akalain ganun pala kagandang anak ni Manggo. Mukhang napatama ka sa kursunado mo, anak niya, Pe. Hindi naman. Yan eh, napag-uusapan lamang natin. Yan ay biro ko lamang. Ano naman resulta ng dagat mo? Walang ganamang halaga. Ngunit, malaki ang ating pag-asang may isa katuparan ng ating balak. Ang tinutukoy mo ay ang kanyang anak? Si... Maraming ang kanyang pangalan. Magandang pangalan yan. Ano, nabihag mo na ba siya? Hindi pa naman. Dahil dalawang linggo pa lamang ako doon eh. Hindi ko na kagad akong makadagi. Disbilisan mo naman. Huwag ka mag-alala, Captain. Pinagkakatiwala na ako ni Manginggo na maglabas-pumasok sa kanilang bakuran. That's better. Pahinga ka na at nang makausap mo sa pangarap si... Maring. Maring, mag-iisang linggo ko nang hindi napapansin dito si Gerardo. May pinuntahan siya eh. Saan? Mabait mo po. Hindi niya sinabi sa'yo kung saan siya napunta. Bakit naman sasabihin sa akin? Eh, bakit si Cardin? Sinasabi niya sa akin kung saan ang kanyang lakad. Magnobyo kayo. At kayo ba dalawa? Hindi na miligaw sa akin yung tao eh. Naku, pero palo ka. Tumigil ka nga dyan, Rusin. Opo. Tingnan mo nga kung sino yon. Aba, Maria, andit si Gerardo? Si Gerardo? Oh, bakit ka natataranta? Sino natataranta? Sabi ka, Gerardo. Harding. Para sa'yo ito, Maring. Salamat. Huwag po ka. Kaya gandang bulaklak nito. Yan ay hindi alaga, Harding. Pinukul ko yan sa tabi ng landas na patungo sa bundok. Ang galing ka sa bundok? Ang sinabi ko ay landas na patungo sa bundok. Hindi ako nang galing sa bundok. Bakit? Masama ba yan? Hindi siya masama. Alam mo namang ang kalagayan ng panahon ngayon. Kahapon lamang ay may ginagis na naman tatlong lalaki. Naghihina lang may kinalaman sa mga guerilla. Sinatawag dito ang itay at kung sinyasan. Yan ba'y tungkulin ng iyong ama? Oo. Siya ang pinagkakatiwalaan ng mga Hapon sa bagay na yan. Napatunayan bang mga grilya yung mga nahuli? Oo. Naguha sa kanila ang listahan ng mga kasamahan nila sa bundok. Baka naman hindi listahan ng mga pangalan. Maniwala ka. At pati ang itay ay may kopya ng listahan yun. Ang karamihan pa nga sa mga nakalista ay taga rito. Bakit mo naman nalaman? Nabasa ko. Ang mga bagay na yan ay pinagkakatiwala naman sa akin ng itay. Alam mo, inisa-isa kung mabuti ang mga pangalan. Tatlong Gerardo ang nakasala doon. Salamat naman at walang may epididong Garcia. Bakit naman ako masasama doon? Grilya ba ako? Maring, kung nagkataon nakasala ang pangalan ko doon, anong gagawin mo? Eh, anong magagawa ko? Ang lagay ba eh, mamabayaan mo na lamang kung mahuli ng mga Hapon. Bakit yung nangiisipin mo? Hindi ka naman grilya. Natitiyak mo bang hindi ako grilya? Halimbawang ikaw ay grilya. Kaya ano sa akin? Ang totoo ay inuusisa ka sa akin kuminsan ng isay. At yun naman ay hindi mo maiaalis sa kanya. Ano naman ang ibig niyang malaman? Wala. Napapansin lang niya na dumadalas ng iyong pagparito. Sama ba yun? Ano raw ang dayon mat ikaw ay laging dumadalaw dito. At itinataon mo pang wala siya. Ano ang sabi mo? Di wala. Anong malay ko kung ano ang layon niyo dito?
Ang aking layunin dito ay maaari niyang ipalagay na mabuti o masama, di ba? Ito naman ay dapat niya pangusisahin sa iyo. Sayang lamang kanyang tungkulin bilang tagapagsiyasat ng mga Hapon. Gerardo, sinahamak mo ang aking ama. Hindi lamang iyong ama, at ikaw. Kapwa kayo mahihina sa pakiramdam. Ang ibig mong sabihin ay... Maaaring hindi malaman ng iyong ama ang sanhinang malimit kong pagdalaw dito. Ngunit ikaw ay labis-labis na dapat makaunawa. Oo, Marie. Ikaw ang tanging makadadama ng aking layunin. Masdan mo ang aking mamata. Yan ang durungawa ng aking kanilwa. Yan mawapakas ang taos at dalisay kong hangarin. Gerardo. Marie, minamahal kita. Kung inaakala mo, hindi ako karapat dapat. Putili kaya meron ang mapalag kesa sa akin. Tapatin mo ako. Nais kong marinig ang iyong sagot. Sabihin mo sa akin kung may kalayang ka pang tugunin ang inihandog kong pag-ibig. Napakabigat ang ibig mong bigasin ko sa aking mga labi. Hinihingi mo ang isang sumpang katumbas ng aking buhay. Marin, sagutin mo na ako ngayon. Kahit na sabihin mong hindi makinipig, ay nais kong marinig ngayon sa iyong mga labi. Ibig mo bang sagutin kita dahil lamang sa iyong pagpupumilit? Marin, alam kong minamahal mo ako. Tumingin ka sa akin. Marin. Gerardo, minamahal kita. Iniibig kita. Kaibigan? Opo. Ito po ang kontingentod namin sa inyo. Oo, oh, maraming salamat. Ang iyong tatay gagaling namin dito. Makita niya pa yung mga biranggong dinara sa Manila. Ang ibig niyong sabihin ay... sina Gerardo at Carding? Oo. Oh. Mabigat ang kanilang kasalanan. Kapitan Matita, kung sila man ay nagkasala, hindi naman sila masasamang tao. Si Carding po ay maaaring naliligaw lamang ng landas. Malapit na po kami ikasal. Ganun din po sila ni Gerardo. Oo. Oh, huwag niya kayo ng darawa. Opo. Sila nga po ang sadya namin sa inyo. Nakiusap na po sa aking ama, ngunit ayaw niya makialam. Kaya kailang aming nilapitan. Para rin yung awa, tulungan niyo kami. Hindi ko maramang kung saan sila dinara. Sa Airport Studio o sa Pasinchalo. Tuturungan ko yung dalawa, arang-arang sa iyo tatay. Siya mabuti tao. Salamat po. Ngunit kung kayo sasama sa akin sa Manila. Sasama kami sa Manila? Kung kayo pabayo. Bakit po hindi siya siyang kailangan? Yan ang kailangan. Para kayo ipakasar yung sa dalawa. Ang ibig niya sabihin, pagkakasal kami? Yan ang kailangan. Parang malagot kayo kanyang karayan. Well, paano po aming mga magulang? Boy, ayun ba kailangan? Wala po ba kayong ibang parang magagawa? Wala mo rin. Ano? Kasama kayo sa akin sa Manila, Bugay. Kailangan kayong magmadali. Sasabihin ko po muna sa aking itay. Sasabihin ko rin sa aking nanay. Kayong bahara. Antay ko kayo hanggang bukas. Kaalis na po kami. Okay.
lahat ang mga lalaki sa bayan-bayanan. Itinulong po lahat sa simbahan. Diyos na mamayin, paparamay kayo sa Simon po. Lahat po ng lalaki ang sinta siya. Bakit po, hindi naman gerilya. Piliin daw po ng hapon kung sino-sino ang gerilya. Mahirap na mapagkamala sa Simon. Kung mabuti pa ho'y pumunta siya, puntaan niyo si Manggo. Mabuti pa nga yata eh. Si Manggo ay nasa sitad. Alam niyo, ang kanyang bahay pala ang sinalaki kagabi ng gerilya. Nang dumating ang taklolo ng mga hapon, ay wala silang dinat ng gerilya. Kaya't ang napag-iitingan ang mga lalaki sa bayan-bayanan. Naku, paano kayang gagawin ko, Diyos ko? Naku, talagang mga hapunan, wala nang ibang magawa kundi pahirapan na lang ang mga tao. Sarado ang bahay. Itay? Itay! After 3 years of violence, we return to proclaim the new song of liberation. General Douglas MacArthur, at the head of an amphibious landing force of gigantic magnitude, has returned to fulfill a promise made to the Filipino people. A promise written in the blood, sweat, and nation that has tentatively lost its freedom, but never its strength and determination. Even as we make this broadcast, a huge American armada has already secured its beachhead on the shores of Leyte. Japanese coastal installations have been rendered ineffective after 36 hours of unrelenting bombardment by both China aircraft. General MacArthur's headquarters announces that the enemy is present in a state of rout. Thousands of Japanese soldiers are reported dead to the hill, where alert guerrillas from above them have emplaced the new weapons. It is Lieutenant Garcia. Opo. Anong bilhin sa'yo? Kumusta daw ko sa inyo? Kay Carias, Isidro, at sa lahat-lahat. Yan lang? Maghihintay daw siya ng order sa inyo. Bakit hindi pa siya sumama sa'yo? Hindi pa siya masyadong magaling. Magpapalakas pa siya. Salamat. Gerardo, umahalik na mga bisita ng Itay. Gerardo, Mari, pinakikilala ko sa inyo ang ating kormensiya magbibig. O, kami hindi natatagal, pag-aari na. Parang sinyo. Bago na naman yung dalawang kasama ni Captain Masda. Ano kaya sa dyan nila sa Itay? Huwag ka na mag-usisa. Yan ay hindi mo trabaho. At kanina sa iyo? Gerardo, ibig lamang kitang makausap. Tayo na sa bahay. Diyan ka muna, Marig. Sandali lamang. Umupo ka na. Humihingi sa akin ng tulong si Kapitan Masita sa ikapapayapa ng bayan.
at marami daw darating gitong sundalong hapon. Di umano'y lumunsad na raw sa Leyte mga Amerikano. Siya nga ho? Sinasabi nila sa akin. Kaya ngayon naman ang oras na dapat na tayong pumito. Eh, ano pong tulong ang kailangan ng mga kusabi? Hindi sa kanila. Sirat, ikaw ba'y may sapat na lakas na upang makaahon sa bundok? Opo. Sirat, hawak ko ang isang mapa ng mga himpilan ng mga hapon sa loob at labas ng bayan. At ito'y kailangang mapa sa kamay kaagad ni Kapitan Silva sa lalong madaling panahon. Tay, inutusan ninyo ako sa isang misyong lubang mapanganib. Natatakot ko sa panganib, Gerardo. Nalimutan na ba ninyo na kung ano tanong man ang mangyari sa akin ay maaari din mapahamak si Maria? Kiniwala na akong pananagutan. Bahala na kayong dalawa mong dito. Maring! Maring! Tay, anong sasabihin ko kay Maring? Ikaw na ang bahala. At na tayo mag-usap niyo. Sinatawag ba ako ng Bitay? Oo, at nang magkausap daw tayo. Tungkol sa ano? Inutusan ako ng Itay na magtungo sa bundok. Mayroon daw akong dadaling mapa. Bakit? Nabagbasa loob mong natin sa aking tungkulin? Gerardo, ang ginagampanan ninyong tungkulin sa ating bayan ay hindi magiging labag kailanman sa aking kalooban. Ang pinagdaramdam ko lamang ay ang muli na naman ating paghihiwalay. Tila mawawasak ang aking dibdib kung ikaw ay malalayo sa aking piling. Ang ibig mo bang mangyari ay huwag mong sundin ang inutos ng Itay? Hindi, Gerardo. Dahil sa ating bayan ay huwag mong pahalagahan na aking sinabi. Nararapat tayong mag-iis kung siyang kinakailangan. Magiging mabigat ang lahat ng aking gagawin kung ikaw ay magdaramdam. Yan naman ay dahilan sa pagmamahal ko sa iyo. Nangangamba lamang ako na baka hindi na tayo magkita pang muli. Yan ang hindi mangyayari, Marie. Magkikita at magkikita tayo. Kahit na bang kaya kung ibalik sa'yo yung pili. Gerardo. Teka mo na, Tintan. Marating ang marami na tayo. Bako nung nauna, Flora. Bako sa lahat. Bako na. Gentlemen, sorry na lang ha. Kailangan ni Flora magpangin sa labas eh. Ha? Hindi ka na mabuti yung sakit ng ulo ko. Yeah. Ah, thank you, gentlemen. Isa lang tayo, no? Isa lang tayo. Ikabdihan tayo sa lahat na ito. Anong kalokohan na naman ba kumasa sa ulo mo? Kalokohan ba yung ilayo kita sa mga swap ngayon? Sila, tip-tiba na yata ang ginagawa ang pagpapartner natin. Baka kung ano na lang sabihin sa atin ng ating mga kaswela. Sora, sinabi ko na sa'yo yung nais kitang mga sarili. Hindi lamang sa pagsayaw, hindi pati sa mga sandaling katulad ito. Ikaw ba'y nagpapahayag sa akin? Ako'y nagtatapat sa'yo, Flora. Ng pag-ibig? Ang pag-ibig. Isang pag-ibig na malawang ang nakukuyo sa aking dibdib. Damihin mo man ang bawat ibok ng aking puso. At bawat pinti niyan ay dahil ng pag-ibig. Napakatamis ang binigkas mo? Matamis nga. Ngunit yan ay hindi bulaklak mong hida. Yan ang tibukin ng aking puso. At ang inaukul sa'yo. Minasama mo bang sinabi ko? Hindi, Hirato. Nangangamba lamang ako na baka hindi akong tinatangin mo sa iyong buhay. Nagaling lang ang tanong sa akin. Malibang hindi. Ikaw ba naman ay mawawalan ng ibang kasintahan na pag-uupulan mo ng iyong pagbinyak? Kung ang inaakala mo ay may katotohanan, maaari mo na akong parusahan at kamuhian. Ngunit kung naghahanap ka lamang ng dahilan, huwag akong iyong pagbintanan.
Huwag mong damdamin ang aking sinabi. Nanilibog mo na ako sapagkat manaw na kitang mutsi. Pinag-upulan na kita ng isang tenting ng pagmamahal sa simulat mula pa. Flora. Ayun sila! Hoy, ano ba kayo dyan? Wala nang kasindigay ang mga sandaling ito sa aking buhay, Flora. Hindi ako makapaniniwala na siya'y nakalimot na. Hindi ko mayalis sa aking isip na hinanap niya ako. Nagbalik siya dito, Rosing, nang panahang tayo nasa evacuation. Marie, ang mga taga rito sa atin ay nakakabalik ng lahat. Bago na ang tahanan nilang nawasak sa digmaan. Hindi pa ba sapat ang panahon yan upang si Rado'y makabalik kung siya man ay buhay? Kung siya naman ay buhay, hindi ba niya magagawa ang lumiham o magpasalim man lang sa kanyang kinaroroonan? Marin, kahinahinay ang ginagawa mong pagpapakasakit. Kung sa kabila niya ay malaman mong siya buhay at natuto ng lumimod. Yan ay hindi mangyayari. Higit ko pang nanaisin, namatay siya na umiibig sa akin. Kisa sa buhay siya na nakalimot naman sa akin. Panay na naman kayong daldalan dyan. Tapos na naman ako ng tinatahi ko eh. Tapos ka na pala dito, tulungan mo akong mag-ayos dito. Inaapura ni Chayo ang mga bisitang ito. Sinakasali si Marin. Magpapakulod daw muna siya bago pumasok. Makitaganan na ba siya sa palit ni Rado? Ikaw naman, naudyo ko nga lamang yung taong mamusulat ang makalimutan si Rado eh. Bibigyan mo na kaagad ng kahulugan. Kung di naman namin gaganon eh. Baka maloka na ang batang yan. Kung minsan eh, kayo na rin ang nagsasabi na nagiging palabiro na si Maring. Ngayon nga naman ay malaki na ang pinagbago ni Maring. Naging masaya at gumanda pa. Uy, uy! Sinan, nakita niyo ba itong diyaryo ngayon? Bakit na kamara ng pamilya? Bakit? Gerardo. Buhay. Ikakasal. Diyaryo. O, ano yung diyaryo? Meron bang namatay? Wala. Meron lang balita. Mano linawin mo ang sinasabi mo? Gerardo'y buhay. Nasa periodiko ang kanyang larawan at pangalan. Maring, akin ang pahayagan. Saka mo napasahin. Sukat na ang nalaman mong siya'y buhay at isa ng ganap na manggagamot.
Salamat, Doktora. Nagkala ka pa. Happy birthday. Thank you. Ito pala ang talyer mo, no? Oo. Happy birthday. Thank you. Balik. Alin na kayo. Tuloy na kayo. Eh, gusto ko muna makita ang loob. Mamaya na. Pumalik ka muna. Oh, gusto ko lang na makita niya ang mga disido. Ayan, ito si Flora. Kapag disida. Rosing, ikaw lang ang bahala sa pala. Tuloy na kayo. Okay. Bakit ka nananahit? Ayaw mo bang tumalpa akong kumpleano? At ayaw. Eh, nililip ko lamang ito. Kukunin daw mamaya ni Luz. Sandali na lamang ito. Siya, Doktora, ang aking ipinagmamalaking mananahin dito, si Marina. At siya naman, Marina, si Doktora Flora Marasigan. Ipinagagala ko silang makilala. Salamat. Aba, magandang bisita ito, ah. Kung masiselang patahi ay sa kanya ko ipinagkakatiwala. Halos lahat ng bisita mo ay siyang tumatahi. Di, siya rin ang tatahi ng aking kaya de boda. Sino pa? Salamat yung ganun. Ah, thank you, Marina. Oho. Tayo sa itaas. Dalian mo yun, Marie, ha? O, susunod na ako. O, ano ka ba dyan? Hindi ka na natapos. Sandali na lang ito. Marie, hindi mo ba namumukaan yung bisitang kasama niya sa'yo? Yung kasama niya dito? Oo. Oh, sinakilala ba sa'yo? Oo, oh, si Flora Marasigan. Hindi mo ba nagugunita ang pangalan niyo? Flora Marasigan. Marasigan. Rosing, lakasan mo yung loob. Huwag ka magpapahalata. Ang mabuti sila'y umuwi na ako. Paano ngayon, inaantay ka nila sa itaas? Ikaw nang bahalang magdahilan sa kanila. Sabihin mo sumakit ang aking ulo. Sige na, Rosing. Iwanan mo na ako. Nagpatingin ka na ba, Doktor? Hindi mo. Sumakit lang naman ang ulo ko eh. Mabuti na yung nagpapatingin ka. Ang sabi nila yung mahina raw ang katawan mo. 24. Sunday, 5:30. Eh, bakit ba hindi pa ninyo bigyan ng tatlong araw ang inyong kasal ni Gerardo? Madali na yan. Oras na mayari ang ating kahit di boda, mali na kami ikasal kahit anong oras. May grandyang inyong kasal, Doktora? Hindi naman. Mari ba naman hindi? Pari pa naman kayong doktor na ikakasal. Ayan, at kukumidayin ko kayong lahat at lang hindi kayo maghinala. Hindi naman yata kami nababagay sa inyong sosyedad, Doktora. Umuwi ka na at nang makapagpahinga ka. Tayo na, Marie. Marie, may bisita ka sa doktora? Huh? Matuloy ko na ba? Oo.
ka, Marin. Mabuti mo naman. Luluwas na kami sa Maynila bukas. Bakit pa kayo nag-abalang pumarito? Bakit ayaw mo bang magpaalam ko sa'yo? Maupo kayo. Marin, nais ko sanang makatulong sa'yo yung karamdaman kung hindi mo mamasamain. Bakit mo mamasamay na inyong tulong? Dangan nga lamang ay wala naman akong karamdaman. Kami mga doktora nakaalam yan. Wala naman ako nararamdamang masakit sa aking katawan. Maliban sa ako'y parang nangyayari. Ano ang inyong tinutukoy, doktora? Napag-alaman ko na ikaw nagganas ng maraming hirap at kasawian itong nakaraang digmaan. Ang mawalang na minamahal sa buhay ay isang magdimbiro ng paghahanap. Ang iyong ama ay namatay na isang bayani. At yan ay isang karangalan na dapat may ipagmalaki. Nahihirapan ka muna. Hindi. Sasaktan kita ng misyon. Maling Marin, pilitin mo limutin ang iyong kasawian at nang tumalabang gamot nito. Gagaling ako agad. Alang-alang sa inyong kabutihan loob ay magbabalik ang dati kong lakas. Nais ko sanang ako rin ang makagawa ng inyong traje de boda. Yan ang gusto ko. At hindi lamang ang pagsahin ng aking bride bodang ang dapat mong isipin. Ang harin mo rin ang balang araw ay magpagsuot ka ng damit ng pangkasal. Patay na ang aking puso. At nasawi ka na ba sa pagiging? Marin, magsapat ka sa akin. Nais kitang tulungan. Kung ano man ang nakabibigat sa iyong kalooban ay sabihin mo sa akin. Patawarin niyo ako, Doktora. Ipaubaya na lamang niyo sa akin ang luhin ng aking buhay. Huwag mong gawin yan. Kailan man ay hindi magbabalik ang sigla ng iyong buhay. Yung pananatili mo, may limang may puso. Marin, ikaw ay may karapatang lumigaya muli. Lumigaya upang magdusa naman ang iba. Anong ibig niyo sabihin? Sinabi ko na sa inyong ipaubaya na ninyo sa akin ang luhin ng aking puso. Hindi kita pipilitin. Ngunit, ipaubaya mo, ipagpatuloy ko ang paggamot mo sa iyong karamdaman. Huwag na sana kayo mag-abala pa. May kalayuan din ang bayan ito sa Maynila. Hindi na ako kailangan kumarito pa. Ipangako mo lamang sa atin na kung ano man ang ipagpipiling ko kay Chay ay susundin mo. Ngunit, Doktora, yun lang ang hiniling ko sa iyo. Alis na ako. Salamat sa inyong pagandahan loob. Bakit hindi niya sinabi sa akin na pupunta kayo sa Jose? Sana'y nakasama ko at nang naipasipuloy ng gusto. Sumama ka kaya ko, sinabi ko sa'yo. Bakit hindi? Di mo ba alam ang taga-Roon ako? Alam ko. Wait ang ibig kong sabihin ay, kung makababalik pa roon. Wala. Gerardo, may nasa ipagtatakas. Nais ko sana ng sakit ka rin sa akin. Tungkol sana? Nagpapasalamat ko at nakarating ako sa iyong bayan.
Kung di ay ubusan na sanang napago sa ating isang lihim, napagsisisi ang pagdating ng araw. Anong lihim yan, Flora? Kilala mo ba si Marine? Hindi mo ako sinasagot. Kung ang tinutukoy mo ay tungkol sa aking naging asawa, siya ay malawang ang namayapa. Kailanman ay hindi mo pinanggit na ikaw ay may asawa. Hindi pa lamang tayo nagkakaroon ng pagkakataon upang magkanaig tungkol sa bagay na yan. Kung sa pagkakataon ay marami, baka naman si Jam mong ibig na ilihin niya sa akin. Ano pang ipaglilihin ko? Sinabi ko na naman sa iyong si Maring ay patay na. Si Maring ay buhay. Hindi lang minsan kami nagkaulat. Sugat pa bang hingag kita ng paliwanag? Ang alam ko at paniniwala ay natamaan siya ng bomba na kasama kanya naman. Yan ay napag-alaman ko nang sila'y hanapin ko sa nasa. Paano siya magiging buhay, Flora? Huwag ka na mag-alinlangan. Si Marina ay buhay. Buhay na katulad ng larawan na binigyan mo sa kanya. Malamang kung anong sasabihin ko sa'yo. Gerardo, sa nakita kong inaaso ni Marin, siya'y may pusong sugatan. Ngunit siya'y hindi tumarating. Nalaman ko sa inyong mga kababayan ang buong kasaysayan ng buhay ni Marin. Kung paano kayo pinagtali ng kapalaran. Bakit pinagsambantahan ang pagkakataon na yun? Nang hindi mo siya matagpuan ay tinalikuran mo na siya at lubusan ang lilimot. Flora, ako ay hinahatulan mo sa isang pagkasalang hindi ko ginagawa. Kapag-apag siya, Hiram, ang kanyang paniniwala'y sadya mo siyang pinapayaan. Yan ba'y totoo? Flora, may karapatan ka nga maghinala sa akin. Malibas ay nagkulang ko ng pagtatapat sa iyo tungkol kay Marie. Ngunit marangal ang hangarin ko sa naging buhay ko nito. Inibig kita, Flora, sa pananiwalang malaya ng aking puso sa paghanap ng kaligayahan. Pinangako kong iharap ka sa lambana. Pagkat alam kong wala na akong ibang pananagutan sa buhay. Flora. Iniibig kita, Hirato. Walang katulog ng pagmamahal na ukol ko sa'yo. Marahile, meron pa tayong magagawang paraan sa ikalulutas ng suliran nito. Para ano pa? Sa harap ng lipunan ay meron na akong pananagutan sa nalalapit nating pag-iisang dibdib. Ito na loob. Flora. Iwanan mo muna ako sandali. Flora. Ito na loob. Sika na tayo mag-usap. Hello? Flora? Oh, ako nga. Ako si Luz. Nabalik ako, may kakasal ka na. Totoo ba? Oo, Luz. Pinapatid kita. Kahit maniwari ko, di kaya kayong dalawa. Narito
Inaraman ko ang tagumpay mo. Hindi sa pag-ibig. Sa'yo yung siya, Gerardo. Kung ang hangad mo sa akin ay maging tulay lamang sa ikatutupad niyang yung pakay, ay dinaramdam ko. Ako'y Pilipino, at higit sa lahat ang aking lahi at bayan mo na bago sa iba. Nararamdaman ko na sila mabigat sa iyong kalooban. Ay maghulit lamang tayo mag-usapan na. Pumunta sa nariutang na loob ang pagkakaligtas ko sa kamay ng mga akon. Ang magagawa mo? Ang pangyayaring ito ay dapat mong harapin tulad ng sangkawal sa larangan ng digma. Tulad ng sangkawal. Mabuti pang harapin ko lang isang libong kaway. Sampu na kailangan na sandada. Kaysa sa dalawang puso ng babae. Lalo lang kay Flora. Wala na akong sapat na lakas ng loob upang mamarapa sa kanya. Minamahal mo siya, hindi ba? Higit pa kay Maring? Paano kita mabibigyan ng payo kung hindi kita maunawan? Wala na kayong dapat pangunawain. Mari ko bang timbangin ang aking pagtingin sa isa't isa sa kanila. Kung yan ang katwiran mo, ang may papayo ko sa iyo ay katulad ng sinabi ko na. Bago ka magbalik kay Maring, umarap ka kay Flora. Magtataktas ka niya. Sinabi ko na sa inyo hindi ko magagawa yan. Hindi ko na Maring pasakitan pa si Flora ng harap-harapan. Yan ay magagawa mo. Opo. Hindi mo ba ako patutuloyin? Hindi na bigla sa'yo, Gerardo. Tuloy ka. Ano, Rosing? Kumusta ka? Mabuti naman. Eh, si Maring? Sandali lang. Maghintay ka muna. Sasabihin ko sa kanya para hindi rin siya mabiglang katulad ko. Ano ko pa? Bakit ka nagkakaganyan? Maring, huwag ka mabibigla. Baka ka mabilat. Ano ba pinagsasabihin mo yan? Si Gerardo, narito siya. Si Gerardo? Anong kailangan niya? Papasukin ko ba? Oo. Huwag, Rosing. Sabihin mo, wala ako. Maring. Ang ibig mong gawin ko? Mapait man sa iyong kalooban ang aking pagbabalik. Huwag mo naman akong pagkiharapan ng ganito. Para bang ibang tao ako sa iyo? Bakit ka pa nagbalik? Huwag mo muna akong hatulan, Maring. Alam kong mabigat ang aking pagkakasala sa iyo. Ngunit yan ay dala ng paniniwalang ikaw ay kasamang nasawi ng iyong ama. Nangyari na rin lamang yan. Ang mabuti pa'y ipagpatuloy mo na ang ganyang paniniwala. Alang-alang sa nalalapitin yung pag-iisang dibdib ni Flora. Maring. Huwag mo na akong alalahanin.
sa ganang iyong ikaliligaya. Ako'y isang bangkay na mananatili hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Marin, bigyan mo ako ng pagkataong mapatunayan ang katotohanan ng aking sinabi. Nakapagtiis na ako. Nakapaghintay na ako hanggang sa mga sandaling ito. Ano pang ibig mo? Magpanibagong buhay tayo, Marin. Huwag mo lang ulitin pa ang ating mapait na kahapon. Hindi kita sinisisi, sapagkat ako ang may kasalanan. Hindi ako nakinig sa mga pangaral ng aking yumaong ama. Ako ay narahuyo sa iyong balat kayong pag-ibig. Hanggang ngayon pa ba naman ay ganyan pa rin ang paniniwala mo? Ako ba naman ay mag-aksaya ng panahon magbalik sa iyo kung yan ang nasa sa loob ko? Kung hindi natagpuan ni Flora ang katotohanan, magagawa mo kayang sumilip man lamang sa tahanan ito? Magbalik ka na sa kanya. Mahabang ka kay Flora. Hindi na ako makababalik sa kanya. Yan ay nasa sa iyo na. Napakalupit mo, Marin. Hindi naramdam ko. Ngunit, ito'y para sa kabutihan nating lahat. Ipagpamanhin mo sa akin ang oras na ito ng aking pagpapahinga. Marin. Rosing! Ako'y may karamdaman at si Flora ang gumagamot sa akin. Siya'y walang kapal. Rosing, aalis na lang si Gerardo. Bakit ang galit si Gerardo? Huwag mo na sabihin. Ang lahat ay nauunawaan ko na. Kalabi siya na nga lamang ang sabihin ko pang ikaw ay malaya na. Kailan man ay hindi ako nagkaroon ng karapatan sa iyong puso. Huwag mong sabihin niya, Flora. Bakit natin iiwasan ang katotohanan? Ako'y walang saman loob sa'yo. At maging kanino man. Nalalaman. Meron kang pusong sugatan. Huwag mo akong kapag-ari. Yan lamang ang hinihiling ko sa'yo. Si Maring ay isawa mo. Katungkulan mong bumalik sa kanya. Siya'y dakilang babae. Halo kang dakila, Flora. Palagay ko yun. Nasabi ko na sinadya ang sinito.
Tinataboy mo na ba ako? Oo. Lola. Utang na loob. Doktor and Mrs. Garcia? Palad ka, Marin, sapagkat nalalaman kong minamahal ka ni Gerardo. Kaya huwag mo nang pag-aalinlanganan. Kaya't inaasahan ko na sa mga sandali nito ay magaling na magaling ka na. At inaasahan ko rin na nagbalik na ang naglaho mong kaligayahan. Ako naman ay di maglalaon at tutungo na sa Amerika. Ako'y nahirang na isang pensyonada. Marin, idalangin mo ang aking tagumpay at gayon din naman ay idadalangin ko ang kaligayahan ng inyong pagbabagong buhay ni Gerardo, ang inyong kaibigan, Flora. Chayo, walang katumbas ng pagpapakasakit na ito ni Flora. Sana'y makaganti ako sa kanya kahit na saanong paraan. Bakit hindi mo siya pasalamatan bago siya magtungo sa Amerika? Yan ang unang nararapat kong gawin. Kailan ba siya alis? Bukas. Bukas na? Eh, maaari mo ba akong samahan? Bakit? Malakas ka na ba upang magtungo sa airport? Oo. Masasamahan mo ba ako? Bakit na malakas pa? Ang mabuti, kayo na ni Gerardo magpunta roon. Siya'y wala na. Ako ang may kasalanan. Itinaboy ko siya. Salamat at magaling ka na. Flora, hindi ko malaman kung paano ko masasabi sa'yo ang nasa aking bibig. At ano pa naman ang dapat mong sabihin? Ang aking walang hanggang pasasalamat sa iyong kabutihan loob. Gerardo, hindi mo ba kasama? Ha? Eh, naiwan pa siya, Flora. Huwag ka na magkaila. Ipinagtapas sa atin ni Chayo mo lahat. Bakit hindi mo siya tinanggap? Siya yung asawa. Ako ba naman ay kailangan pang magpaliwanag? Flora, huwag mong dalhin sa yung pag-alis ng aking suliranin na ngayon ay itinuturing kong tapos na. Yan ang hindi magagawang tapusin, Marin. Siya ay magbabalik sa'yo. Ipagpatawad mo ang malabis kong panghimasok sa iyong buhay. Sapagkat sinulatan ko si Gerardo. Kaya inaasahan kong darating siya ngayon. Ginawa mo yun? Announcing the departure of Philippine Airlines Flight
flight number 103 for Guam, Wake, Honolulu, and San Francisco. Flight 103 is now loading through gate number 8. No smoking beyond the gate, please. Flight 101 is going to unload at gate number 6, located at the south end of the terminal building. The public is requested to refrain from coming in contact with passengers and crew members prior to quarantine and customs clearance. Bakit kaya wala pa si Rando? Baka maiwanan. Sige na. Diyan na kayo, ha? Good luck. Good luck. Bye. Bye. Madali ka, Gerardo. Sumasakay na ang mga pasahero.